Guys, it's me again, Nanay Kulit from Team Kulit. Another episode, another video. At ngayon, kung nanood kayo nung nakarang video ko, ay ang sabi ko doon, sana magawa ko yung ube dahil nakabiolet ako. Ube jam from scratch. Kasi meron akong ube rito. Pero since nga, nagkikrave ako ng ube jam from alam niyo yung Baguio, eh yung ano, sa Baguio na sikat na ube jam, yun na napakasarap. Shepherd's ube jam. Yun, yun ang, hindi ko naman i-achieve yun, hindi ko naman, pero gusto ko lang talaga yung lasa nun. So, gusto kong kumain. Ayun nga, at tatry natin gawin to. So, I have here the ingredients na kailangan ko, condensed milk. Since nga kasi pala, yung ube na to, may timpla na at gawa to ni mother. Mas gusto kasi ang ube jam eh. Ano, meron na to. Ang hinalo dito is, gata, sugar, evap milk. Hindi ko pa alam yung iba. Siyempre, ube itself, yung ube. Tapos, hindi ko alam kung nagbagay siyang anti-food coloring kasi hindi naman siya ganun pa-violet. Yun. Basta meron na siyang lasa, may timpla na siya, natikman ko na rin. Tapos, ang idadagdag ko na lang is condensed milk, ito, ano nga ito? Vanilla at saka fresh milk ang gagamitin ko to make it tastier. Saka mas smooth. Yung ano, di ba smooth kasi ang jam kaysa sa dessert na ube. So, let's start. Lahat ng ingredients lalagay natin dito sa blender. Kasi ito, hindi siya talaga smooth, ano eh. May mga ano-ano pa siya. Yung buo-buo. Para maging smooth ang ating ano, i-blend natin siya. Para maging jam. Di ba? Ang saya. Masarap kaya ng ube jam sa ano, sa Wagyu. Comment nga kayo kung may nabibilan niyan dito sa market. Flex ko lang ha. Alam mo yung ano, jowa mo ganun, nagpunta ng Baguio, tapos may nagpabili ng ube jam. Tapos, ako wala, kasi wala naman daw akong binigay na pambili. Yun yun eh. Nakakainis, yung alam mo yung ganun, walang budget. Yung nagpadala lang ng may ube jam. Sakit. Tapos, lagay na rin natin yung condensed milk. Pero, to taste ito, kasi may lasa na nga siya. So, half lang muna. Kasi, half cup to eh. Or, 3/4 cup pala ito. Tapos, lalagyan ko lang muna konti. Tapos, lalagay ko na rin yung vanilla. Ay, Diyos ko. Konti lang. Mga tablespoon siguro. Kasi, marami-rami naman siya. Tapos, yung fresh milk. Para mas mabilis siya mag-blend. Ah, meron pala ako ditong konti. Ubus ko na muna. Ang ginamit kong fresh milk is Selecta fortified milk. Pero, you can use any kinds of milk. Non-fat, full-fat, evap milk, or fresh milk. Anong, kahit anong fresh milk, kahit anong brand, pwede yan. Mas panlasa naman yan. Tapos, ito na. Maglalagay pa ulit ako. Di ba na-blend ko na siya? Medyo ano pa siya? Hindi pa siya ganun ka, ano? Kulang pa siya. Pwede pa kayo mag-add. Pakiramdaman niyo pagka ano, kung pwede kayo maglagay. Pero itong ano, uubusin ko na pala. Para yung sweetness madagdagan. Kasi light lang kata yung nilagay na asukal. Konti lang. Kaya hindi siya ganun katamis. So, lalagyan ko pa. Iubus ko na yung 3/4 cup. Tsaka yung ginamit ko mga ingredients, lalagay ko na lang sa description box. Para alam niyo. Yun nga, ayan o, medyo, ayan ay smooth na, naanong na siya. Tsaka na-blend na yung mga bubuo. Siyempre, maputla yung ube, maglalagay ako ng food color. Napali ko lang din naman to sa ano, palengke. Pero dahil powder to, mas strong yung kanyang ano, mas strong yung ang tawag dito, yung kulay. So, unti-unti lang lalagay natin. Siguro ayan lang, sa dulo lang ng ano. Matapang kasi kulay nito. Ayan, habang i-blend ko siya para mahalo ng maayos. Sana ma-achieve ko. At yung ube jam, alam mo, sarap, masarap, saan siya masarap? Ipalaman, crackers, pandesal, yun talaga, ang sarap ng, as papakain, pandesal. Yun lang naman. Ayun na, ang ganda na ng kulay. Kaya,
kasi magbabago pa to ng kulay pati lasa kapag na initan na yung lulutuin natin. Pero kasi at the next natin gagawin dahil okay na yung mixture, pakita mo. Ayan yung mixture niya. Ayan o, parang akala mo ano ba, hindi. Basta ayan o. Basta ayan. Basta smooth na siya, hindi na yung parang buong-buo pa yung ube. Di ang gagawin natin, lalagay natin dito sa stock pot na may agad masunog yung ilalim. Tapos ang gagawin natin, pipreat natin ang ating, ay ano natin, bubuksan natin ang apoy sa pinakamahina muna. Para hindi umano yung ano. Ayan, ilalagay na natin para magawa ng ube jam. Para hindi sumasabog, sobrang init. Ilalagay muna siya habang, nandito, ano, habang kakabukas pa lang ng apoy. Yung iba kasi, pinainit muna yung ano nila, kawali. Tapat. Tapos paglagay mo, ano, uusok, diba? Matatalsikan. May tendency ka pang matalsikan. Sisimutin ko lang, guys. Tsaka yun na nga, ang gamit ko is wooden spoon. Tapos, diba, into low heat, ilalagay natin siya sa medium heat. Para hindi mabibigla yung ano mo. Ube mo. Biglang kumukulong, biglang ganun. Tsaka hindi siya tatakpan na. Kaya mo lang siya mag-simmer ng nakaganyan na hindi mo tinatakpan. Ayun siya, smooth. Mas mababago pa kasi ito. Ano pa siya, parang magsusoft pa yung ano. Kasi mas maluluto, kumbaga. Parang kulang ka sa luto itong ube. Wala, tingin ko lang, parang lang. Parang lang, ano, bumubulong lang. Parang kasi siyang kulang sa luto, so parang mas maluluto pa to. Saka mas giling, kumbaga. Kasi ano to, ginadgad lang siya. So may mga bobo talaga. Manumanong paggadgad. Natural na pagluto ng ube. Tapos yun, nahaluin natin siya. Di ba yun naman talaga ang ube, haluin ng matagal. Siguro about 30 minutes, ganyan. 20 minutes. Alalayan nyo lang. Kasi ako hindi ko rin to alam eh. Parang first time ko rin to gagawin. Kasi kung may gumagawa ng ube sa bahay, kahit sa lola ko, ano lang, tag dito nakikinulog lang ako, nakikihalo. Kaya, sige. We'll wait and see kung maganda kakalabasan. At ito talaga yung gusto ko share. At ito, kumukulo-kulo na siya. At malapit na siya maging jam. Tingnan nyo. Ayan o. Tapos nilagay ko lang ulit siya ngayon kasi nagbo-boiled na siya, 'di ba? Nilagay ko lang ulit siya sa low heat. Kapag ang ginawa ko kasi, 'di ba, makapal yung stock pot. Tingnan niyo, ilang minutes na hindi siya nagkakaroon ng sunog sa ilalim kasi pagka manipis yung ginamit niyo, tendency brown na agad. Nag-iibang lasa nung ube mo pag ganoon. Kasi 'di ba, haluin mo, may brown na. Lalo pag tamad ka maghalo. Ayun, nagkakaroon yun ng ibang lasa. Parang minsan, parang akala mo yung baga mapait. Parang gano'n. Tsaka nag-iba yung kulay niya nung naluto na siya. Parang akala mo natural lang na pagka-ube. Yung nabibiling ube talaga na violet yun. Ito kasing ube na nabili ni mama, hindi siya ganun ka-violet. Violet niya. Ayan o, nalapit na siya maging jam. My God, guys. Konti pang push. O, diba? Parang ano, alam mo yung lugaw na arroz caldo. Alam naman mo siguro yung ube jam na nabibili sa jar, di ba? Yung sa Baguio nga, yun. Good Shepherd niya yan. Sa Baguio lang nabibili. Pero parang alam ko meron yan sa market. Parang sa mga Robinson. Yung mga pasalubong something, ganun, meron dun. Yung mga nag-trade dyan, katulad ko. Try nyo to kung may ube kayo sa bahay. Kasi ano lang to, may leftover lang eh. May tira-tira lang na ube. Naisipan kong galawin, ayan. At yun nga, uma-achieve na siya. Please ha, huwag kayong maglalagay ng cornstarch. Kasi hindi yun yung pampa-achieve. Ang kailangan doon, more luto, more halo. Tapos naglagay ako ng onting asin. Tapos maglalagay ako ng suka to make sure na hindi siya mapapalis agad. Ito yun eh. Konti lang ha, baka maglasang suka na yung ube natin yan. Oops, ayan lang, ganyan nakakonti. At yun na nga, ube jam na siya. Ano siya, parang nag-firm. Nabawasan yung dami. Tapos yung kulay nag-change. Tapos ayun na siya, oh. Nag-hold na. Hindi siya talaga nahuhulog na. Ayun, oh. Nag-hold na yung pinakalas. Oh, diba? Hindi na masyadong yung sobrang ano. Tapos walang nasusunog sa ilalim kasi halo ako ng halo. Itikman ko siya. Bawasan natin. Baka mapasok.
Ang bango niya. Amoy vanilla. Ang sarap niya. Ang tawag dito. Hindi ko mo na-achieve yung Good Shepherd na tatak ng Ubi Jam ng Baguio. Pero masarap siya. Siyempre, in my way. In my way to eh. Ako gumawa. Diba? Ako pa, paano siya ginagawa? At yun na nga, ang sarap niya ng kaigat. Ipalaman. Subukan niyo siyang ipalaman sa... Ano ba yan? Sa pandesal. Shout out lang nga sa mga naglalako ng pandesal. Wala pa rin naglalako dito, so... Hindi ko alam kung sa iba, ganun din. Sayang, walang pandesal, ilang buwan na. Ang napakasarap pa naman nga. Gusto ko itry yung ube pandesal. Ginawa ko na yung kaso, walang ube, food color lang. At yun, nag-hold na yung ube jam ko. Ayan o, pag inikot mo siyang ganyan, hindi na agad bumabalik dun sa... Alam mo yun, hindi na bumabalik dun sa ano, agad-agad. Ayan o, nag-hold na siya. So, it means, jam na talaga siya, di ba? Ganda na rin ang kulay niya, di ba? So guys, papatayin ko na siya. Kasi pinakamahina ko lang siya niluto. Ina-alternate ko lang siya ng medium heat to low heat. Ayun nga guys, sinishare ko sa inyo yung ube jam. Nagawa ko na galing sa tira-tira. Tira-tira talaga. At sana gawin nyo rin. Ang sarap, kakainin. Kakain ako nito. Tingnan nyo, nag-ready na ako. Masarap siya palaman dito, tsaka sa pandesal talaga. French bread, tsaka tasty na, ano, kahit ang tasty, pwede naman. Sa ano, Mamon. Ayan, Monay pala, Monay. Sorry, Mamon. Monay. And then, yun na nga. Bye-bye na for now, dahil luto na ang ating ube jam. Nagliliyab na siya. At yun, guys. Pwede nyo itong ano, ha? Pwede nyo ito ipangregalo. Kasi, scratch nga siya. So, pwede siyang ipangregalo. Balutin nyo ng maganda. Ilagay nyo sa jar. Since wala nga akong jar dito na ano, lahat ginamit. Kinamadar na ako kumuha ng plastic. So, mas maganda pa rin yung babasagin. Pangregalo, souvenir, sample, kung saan pa man. Please, share, comment. Share nyo sa mga friends nyo yung video kung nasasayahan kayo. Sana yung mga nag-subscribe sa akin, just hold on. Sana mag-stay lang kayo. And... maging masaya kayo sa mga susunod ko pa at sa mga luma kong videos. And bye! And love na like ulit. Bye-bye! See you next time again!